Hey guys, it's me, Jello Pineda, your middle class sneakerhead, and welcome back to another episode of the vlog. Today's video is gonna be thrift haul. Everything that I have bought, not actually everything that I kept. These are all the shirts that I decided to keep. I'm very excited for this vlog kasi matagal na ako nag-iipon ng mga vintage items or mga thrifted items, and we're finally here. So, stay tuned. Thank you so much for checking on this video today, guys. And I do hope you guys are having a wonderful day. Kung bago ka dito, consider subscribing if you haven't yet. And kung matagal ka na rito, tol, alam mo na. Thank you so much. You are very, very appreciated. So, ito ang lahat ng mga napamili ko. Actually, hindi naman like napamili lang. Meron dito na binigay sa akin. Meron dito na, na binili ko talaga. So, if you've been to the channel for a while now, you do know na part ng content natin is going to thrift shops, going to vintage shops. Dito para makita natin kung ano yung mga possible na magandang mga items up for grabs. So basically itong mga to, guys, kumbaga parang I know used sila, mga lumang shirts, technically nga dahil thrifted, diba? So talagang mga lumang shirts lang sila, gamit na t-shirt. Pero nowadays kasi with the trend that's going on, medyo ang ganda kasi nung vibe ng mga vintage shirts with yung hype sneakers or with sneakers in general. Meron dito na talagang hinanap lang namin sa thrift. Meron naman dito na handpick na sila at nabili ko sila kay Vintage by Street Couture. Yung iba nabili ko kay Talkative PH. Okay, wag natin patagalin. Let's go ahead. Iano ko na tong pinaka yung mga big bangers natin sa dulo ko na siya iano. Hey guys, we're interrupting this video for a very, very, very special announcement. I have been waiting so long to do this giveaway, and I do think na ito ang pinaka right timing natin para gawin na to. So what we are doing is we're giving out 5,000 pesos worth of gift certificate for you to buy any sneaker sa AP exclusive ang ating Instagram selling page. So pwede kang bumili ng isang sneaker, pwede kang bumili ng dalawa sneaker, basta anything 5,000 pesos will be on the house. That is gonna be for free. Kung mas mahal sa 5,000 pesos yung binibili mo sneaker, that's fine. All you have to do is pay for the difference and for the shipping. Ngayon, total, meron naman ibang sneakers dyan na medyo mura lang. Sa AP exclusive, pwede kang bumili ng dalawang sneaker or tatlong sneaker, basta magkakasya lahat sa 5,000 pesos. So again, any sneaker that you see listed available on AP exclusive, kasama lahat yan. At meron tayong 5 simple steps kung paano makakasali sa ating ongoing giveaway. Number 1, subscribe to my main channel, the Jello Pineda channel. Number 2, subscribe to my new YouTube channel. This is Jello Pineda Vlogs. Number 3, follow me on Instagram is @JelloPineda_03. Number 4, like my Facebook page, which is linked on the description. And then number 5, like and comment on this Instagram post with the words done and tag 3 friends. The winner will be drawn once na nagkaroon na ng 1,000 subscribers ang Jello Pineda Vlogs na channel. So yun ang ating mga mechanics. I do hope magustuhan ninyo ang ating munting giveaway na to. Let's not waste more of your time. Good luck and back to the video. So sumunod natin mga simple-simple lang, no? So this one right here. Eto, may napili akong shirt. This one is from Talkative PH. This one is a Ford shirt, no? Makikita mo yung tag niya. So usually mga tags niyan, Hanes na Beefy, or yung mga Gildan, or Fruit of the Loom. Ang nagustuhan ko dito, nakaborda, no? Nakaborda yung Ford. So hindi siya basta-basta printed. At ito, nakuha ko lang to na magkano? Parang 300 lang yata, or 200 pesos. Mga ganun ang presyo ko nakuha tong Ford shirt na to, kay Talkative PH. Actually, when buying thrifted shirts, no? Basta something na relevant sa'yo. Kasi marami kang makikitang brands yan, marami kang makikitang mga tatak, basta yung mga prints na makikita mo. Depende sa'yo kasi yan kung relevant sila sa'yo, eh. Moving on, we have this champion shirt. This one is an original champion shirt. Yung maganda dito kasi, guys, pag nag-uukay ka, or pumunta ka sa mga vintage shops, makakaspat at makakaspat ka na legit. For sure yun. Kasi sa ukay, maraming legit na, alam mo yun, tinatapon lang, tapos may makakuha. So, ito naman, this one is, this one is a shirt na champion. So, makikita mo dyan, champion. In-unbox ko to sa isang, pinadalang mystery box sa akin ni Vintage by Street Couture. So, ayan siya. It's an original champion na t-shirt. So, makita mo yung champion logo dito sa sleeve niya. Actually, tie-dye na to. Dati, feeling ko dati itong white. Maganda, maganda yung vibe niya. Yun nga, tie-dye. Tapos, maganda yung print niya. Tapos, it's a champion shirt. So, alam mo yun, pang chill mo lang na araw. Definitely, marami at marami kang mahanap. Especially, champion na brand sa mga ukay. Marami, promise. Basta hanap ka lang, meron kang makakuha dyan. Ayan, next shirt na nakuha ko from Vintage by Street Couture. Ayan, Coors Light. Ito, mystery box ko rin nakuha to.
So, ang maganda naman dito, yung shirt na to, it's Fruit of the Loom. Ayan. So, yun yung mga brands na hinahanap mo sa mga shirts kapag mag-uukay ka or mag-thrifting ka. Yung design kasi yung maganda, yung Coors Light, it's yung beer. Although ito, tinay-dye na lang to. So, nakikita mo, uneven na talaga siya. So, ito, pinambabahay ko lang talaga. Pinambabahay ko. Considering na vintage shirt siya, ang maganda dito, at least, kung nag-decide ako na lumabas at ito yung suot ko, okay pa rin kasi, kumbaga parang tie-dye. Next naman natin, this one is a Hard Rock. And, alam mo, sobrang nagustuhan ko to. Binili ko to kay Talkative PH. So, ito, it's a black shirt. Makikita mo dyan. It's an official merch. Dito na papasok yung mga official merch, no? Official merch. This one is from Hard Rock Cafe in Hard Rock Cafe in Chicago. So makita mo dyan yung logo. Tapos sa likod, ang maganda nito yung print sa likod, ang ganda. Man, ang ganda ng print niya sa likod, oh. Ang bangis. Alam mo, ako na-imagine ko, usually, actually pag suit ko to, lagi lang ako naka-all black eh. Kasi dahil medyo faded na siya, or medyo yung namumuti na siya, pag naka-black shorts ka, merong konting, hindi siya like talagang super all black, no? Kasi medyo namumuti na nga to or medyo nag-fade na. Tapos yung shorts mo, all black talaga. Actually, sabi nga ni Dio, maraming hindi, kumbaga maraming nagpunta ng Talkative, hindi masyado napansin to. Nagataka nga siya, bakit walang gusto, may gusto. And nung ako nagpunta, gumawa ako ng 1,000 peso challenge. And spot ko kagad to. So, ibig sabihin, alam mo yun, it's keen eye din talaga eh. Tsaka yung design, ang ganda talaga niya. Next shirt natin, this one is, ito. Classic example ng mga medyo nag-fade out na. This one is a shirt na nabili ko sa thrift talaga. As in, ukay-ukay. Like, yung pinuntahan namin ni Dio na ukay-ukay, eto yon. This is a University of Massachusetts or Dartmouth. Basta yon, yung kung ano man, ano yan. Basta University of Massachusetts na college tee. Although yung brand, hindi ako ganun ka-familiar kung yan. Ito yung brand ng t-shirt mismo. Pero usually kasi ganun eh. Like sa mga college shirts, kumukuha sila ng brand na shirts tapos piprintan nila ng logo nila, no? Nung nakita ko to, it's grayed out already or may pagka-fade na siya. So ang ganda nito with black shorts or yung parang olive na shorts or olive na pants. Ito, nakuha ko lang ito ng 150 pesos. Parang 150 yata. Hindi ko matandaan. Pero most definitely, nasa ganun lang ang range niya to, no? XL ang size niya, so medyo super loose, no? Bagay ito sa mga lazy, as in sa mga super lazy fits talaga. Hindi ka manghihinayang kung pagkapawisan kapag ginagawa. Kasi magkano lang naman nabili. At the same time, they are stylish in my opinion. Especially kung paano pumorma nowadays. Itong next shirt na to, guys, nakuha ko to kay Talkative PH. Ayan, so actually ito ay isang ano lang, isang H&M. Makita mo dyan, divided. Ayan, so H&M ang shirt na to. Pero kasi nung nag-drop yung mga to, like long time ago na hindi ako komportable na suotin to, nakikita ko na itong mga to, yung mga may zipper sa gilid. Ayan, so meron siyang slit sa gilid. Ayan, tapos medyo nakadoble ka sa loob, medyo mahaba siya. Ako naman, kumbaga natuwa ako kasi, nung time na lumabas itong mga to, I wasn't really into that kind of vibe yet. Kumbaga parang more of polo shirt, long sleeves, ganun ang hili ko before. So, nung lumabas to, hindi ko pinapansin. And then after a while, nung wala na, doon ako naka-appreciate ng ganong klaseng forma. And eventually, nahanap ko kay Talkative. So, yan, yeah, huge shoutout kay Talkative. Actually, ito, niregalo lang niya sa akin. Dahil na pinapansin ko nga. And, ayun, dahil lagi ko siyang napupuntahan, lagi ko na vlogging shop niya, ito, niregalo sa akin ni Dio. So, ayan, yun yung maganda kapag, alam mo yun, kapag may mga napupuntahan ka na talaga ng mga thrift shops or vintage shops, you will never know what to expect talaga eh, as in random talaga. Kaya, alam mo yun, parang pagpasok mo, naghahanap ka ng Easter egg, naghahanap ka ng grail for you, no? Kasi pagpasok mo talaga sa mga ganyang klaseng shop, meron kang makikitang relevant sa'yo eh. Kaya, ayun, it's fun to go to those kinds of places. Next shirt, this one is a shirt from Vintage by Street Couture. Ito yung mga unang tinay-dye nila. Parang ano, pinrintan nila to ng ano eh, ng Astro World Tour. Ayan, nakita nyo, Astro World Tour. So ito pala ay hindi, kumbaga akala ko nun official merch, pero hindi pala siya. So, ano lang siya, parang printed on, tapos tie-dye na shirt. The actual shirt, ang ganda kasi niya eh, oh. Hindi siya, ang ganda ng pagkakatie-dye niya, as in, evenly uneven. Ayan, oh. Hindi ko to nabili, parang regalo sa akin to, or binigay sa akin after ko mag-shoot ng vlog sa shop niya. Fairness, one of those shirts na talagang lagi kong nagagamit noon. Ngayon, lately ko, madalang ko lang masuot to ngayon eh. Next up natin, another shirt from Vintage, kasi si Vintage by Street Couture. Ang dami talaga niyang mga thrifted items, ang dami talaga niyang mga shirts, ang dami niyang mga band shirts, meron mga hype shirts, mga may Supreme, mga NASCAR tees, ang dami, no? So ako naman, usually pag pumunta ako sa ganyan, band tees ang hinahanap ko. And ito, na-chembuhan ko sa kanila. So this one is a Metallica shirt, and I've been looking for a Metallica shirt. Master of Puppets na album. Wala siyang tag, pero feeling ko print to dati. So feeling ko may nakaprint dati dito.
Kaso syempre dahil kakalaban na bura lang. Pero overall, okay pa rin yung t-shirt. At the same time, yung print niya maganda. Buong buo pa rin. Although meron na mga cracks, no? Usual cracks natin. Especially sa mga vintage na shirts. Pero lamang overall, okay pa rin. Kumbaga, yung shirt sumasabay or yung design sumasabay sa age ng shirt. Eh. Ting medyo mahal ko nabili. Parang 700 or 800 pesos yata for this shirt. Pero it's fine kasi usually ganun naman talaga eh. For you to be able to buy a shirt na, let's say, yung mga Metallica, yung mga talagang branded, na mas pat mo sila sa mga ukayan, sobrang konti ng chances eh. And that's why swerte tayo na meron ng mga vintage shops kagaya nila Street Couture and Talkative PH. Kasi sila na mismo yung nag-handpick ng mga magagandang items sa palagay nila kung ano yung maganda at ibibenta na lang nila sila. Although syempre may markup na, that's fine. Kahit naman may markup na sila, the thing is hindi ka na nagpagod na naghanap kasi hindi mo talaga masabi saan eh. Kumbaga jackpot lang. So yung mga naka-jackpot na ng mga thrifters na ibenta na kay Street Couture, si Street Couture na ibenta na niya. So ang maganda sa mga ganong klaseng shops eh, papasok ka na lang, mamimili ka na lang sa mga handpick na mga shirts kagaya nito. Okay, I was also looking for band tees nung ako naman na nag-uukay. Unfortunately, wala akong mahanap. Kahit na nung banda na, papatulong ko na basta may mahanap akong band shirt, pero wala talaga akong mahanap na kahit na anong band shirt. So, minahanap naman ako. This one, it says Resolution Records. Ang shirt na to ay Gildan Ultra Cotton. Gildan Ultra Cotton. So, ang ganda ng shirt. And, kumbaga parang hindi siya band shirt, no? So, I was looking for a band shirt. Parang concert tee. Usually kapag concert tee, may mga nakasulat sa likod na marami. Eh, kaso di ako makahanap talaga. So, buti ito, may nahanap akong ganito. Although it's not a band shirt, pero meron siya mga nakaprint sa likod. So, kumbaga meron siyang vibe ng ano. Meron siyang parang vibe ng isang concert tee. So, ayan siya. So, ito nabili ko lang din sa Ukay. Ako mismo ang nakahanap nito for I think nasa, ano, nasa 150 pesos. O 150 pesos or 200 pesos nung nabili ko to. Next shirt, guys, we have a shirt. Scarface na shirt. Ayan, maganda tong Scarface. I think merong Supreme na Scarface sa lababas noon. Pero ang maganda kasi dito, this one is an official merch. Binibase din nila sa, ano, sa parang authenticity. It's a official merch or official release ng movie. Wala ako masyado makitang like shirt na gumagawa ngayon na nagpiprint ng Scarface. And for sure, hindi na sila like official merch. More of bootlegs na lang sila. Or alam mo, actually kahit bootleg man yan or official release, okay lang naman sa akin. Pero it's just that yung meron lang siyang difference when you are rocking the official merch. Alright guys, so we are down to our last three shirts. This one guys, I got it as well from Vintage by Street Couture. Siya yung pinakamarami, as in sa kanya ako madalas bumili. So ito naman, Harley Davidson. Meron akong nakuha ang Harley Davidson din sa kanya before in moss green colorway. Kaso binigay ko kay Del. So this one, naghanap ako talaga ng black kasi gusto ko talaga black. And this one is sort of faded. Faded shirt na siya. So, kumbaga again, bagay dun sa mga black shorts, gaming, tapos nakaganto ka. So, hindi na talaga siya super all black. Kumbaga may konti siyang gradient or contrast, no? So, ayan siya. And this one, again, is an official merch by Harley Davidson. Ayan. Official merch ng Harley Davidson. Print din sa likod. Ang maganda kasi guys, yung mga may print sa likod, ang form eh. So, ayan. Meron din siyang print sa likod, as you can see there. So, harap likod ang print niya. Most definitely sa ibang shops, eh, medyo may kamahalan to. It's probably 1,000 or 900, ganun. I think it was priced at 700 as well. Kaso dahil nag-vlog ako sa kanila on that specific day, binigay sa akin na libre ng Vintage by Street Couture. Huge, huge shout out. Plus ito, dahil alam nila mahilig ako sa Star Wars, nung pinadala nila ako ng Mystery Box, ang dami ko nakuha nun. Hindi naman siya totally vintage na vintage, pero official merch siya na Star Wars, no? So ito siya, it's a stormtrooper na mayroong mga design, floral design all over. Yung shirt is parang medyo grayish na. Ayan na, makikita mo may pagkaka-fade na. And it's an official merch. Okay, so yun yung nagustuhan ko naman dito. I mean, alam mo yun, kahit luma yung shirt. Pero yung fit maganda, okay pa rin. Loose, relax, ganun. Tapos yung kulay niya, gray. Tapos sa likod, wala siyang print, no? Wala siyang print sa likod. So dyan lang sa harapan. And kumbaga, hindi siya considerably like yung talagang hinahanap ng mga vintage finds talaga. Pero for me, dahil Stormtrooper, mahilig ako sa Star Wars, eh this one is relevant para sa akin. Okay, last on the list, this one is a WWE shirt. Ayan. Kasi wala naman nare-release na official merch ng WWE dito. Kung meron ka man makikita mga WWE, siguro yung sa SM, yung sa department store. Pero again, those aren't official release or official merch ng WWE. So ako may nakuha ko from Vintage by Street Couture as well. This one is a Daniel Ambrose
na shirt. Although hindi ko favorite si Daniel Ambrose, it's just that wala lang ako ibang mahanap na WWE shirt. Pero I'm glad na napadala na ko nito. So, ito yung makita mo dyan, official merch siya of WWE. This lunatic runs the Asylum. Okay, so ayan, Daniel Ambrose. Ang ganda ng print niya, ang ganda ng itsura niyo. As you can see there, this one is an authentic wear. Authentic WWE wear. Meron din kami napuntahan na thrift shop ni Dio. Meron din silang John Cena na official merch doon. So, it's all about finding, number one, official merch. And then number two, syempre, legitimate items. And then number three, yung mga magagandang brand ng t-shirt. Mga Gildan, Hanes Beefy, yung mga Pro Club, yung mga ganong klaseng shirts. Yun yung mga hinahanap talaga sa mga vintage, sa mga vintage or sa mga ukayan na mga shops. So there you have it, yun lahat ng collection ko ng mga thrifted shirts or vintage shirts. They're not really like 100% vintage, like meaning talagang 1980 plus pa lumabas. To be honest, itong mga to ay thrifted, tas binenta sa isang vintage store. O kumbaga, they're also considered as vintage shirts na rin. Pero yung iba sinasabi nila, iba yung vintage dyan, yung mga vintage, yung mga lumabas pa ng 1980 plus, blah, blah, blah. Even if hindi sila talagang 100% na vintage na sinasabi ng ibang tao. Magandang magiging topic yan in time, ano ba talaga yung vintage, no? Ano ba talaga yung sinasabi ng vintage ayon sa ibang tao? So, we'll probably get there, pero right now, ito lang muna ang ano natin for the meantime. There you have it, guys. Those are all of my shirts na vintage. I do hope na na-enjoy niyo yung ganitong klaseng episode. If you did, please go ahead and smash that like button dito sa baba ng screen para matulungan niya yung algorithm and maialok ang video na to sa mas maraming tao naghahanap ng mga vintage shirt, vintage items dito sa YouTube. So yun lang muna for the meantime. Maraming salamat for checking on this video today, guys, and I will see you on the next one. Peace, guys!